A pilot cannot fly without his helicopter, but a true treasure hunter can hunt without his metal detector. Only by the use of his knowledge and prowess in decoding and treasure codes inside. Welcome back sa ating channel, mga katiyats. Ako'y magpapasalamat sa inyong palaging pagsuporta at panonood at pagsubaybay sa ating channel. At sa bagong mga bisita pa lamang sa aking channel, you are welcome in here. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking event followers and subscribers all over the Philippines, diyan sa Luzon, diyan sa Visayas, at dito sa Mindanao. Kumusta kayong lahat, guys? Ako'y mag-shoutout muna. Alright, ako'y mag-shoutout kina Jomari Camacho, Eman Moises, Vincent Apale, Jenny Bunsobre, Noynoy Villar Katarman. Also shoutout kay Alma Olep, Jonathan Canoy, Rini Dicen, Julius Sueco, Runel Megdat, Judel Borromeo, Junel Borromeo Merabite. Shoutout sa inyo, guys. Abdul Musi Halaydi, the hour is near. Kenneth Miguel Sr. Also shout out kina Harold Insignalis, Rinanti Tapo, Philmar Navidas, Maribel Kirog, Jaleo Danao. Also kay Uyang Burin Tony, shout out to you guys. Mount Sinai, how are you? Najar Okinan, Junil Palace, Michelson Stoney, Romeo Hunrada. At sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat, mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating marker analysis. Salamat. Okay, mga katiyats, baka kayo'y nagtaka kung ano itong mga nakasulat dito. Ito ay mga markers for Imperial Treasure Sites. Ang iba dito ay nasa Luzon at mayroong isa dyan na nasa Mindanao. At napansin nyo ba ang pagkakapareho nila? Pareho silang gumagamit ng letter Y sa ending part. Sa panghuli ay nandyan palagi ang Y. That means ang Y ay siya yung tunnel for treasures. At ang mahirap dito sa Y tunnel ay pag Imperial Treasure ay nag-slant ang slanting ang tunnel. Katulad nitong i-drawing ko ngayon, naka-slant siya, nagaganyan. At dito sa kanyang pagliko na naman ay nandito yung treasure bunker. Ang Imperial Treasure Site ay mayroong treasure bunker. Ibig sabihin, naka-sealed yan at ang treasure bunker na yan ang nagtatago ng treasure for long time na very secured. Kung sa panahon pa ngayon, yan ay nakalagay sa vault na napakaraming kombinasyon. Kaso walang vault noon, kaya ang kombinasyon na binigay nila ay itong mga treasure marker na iba't ibang klase ang hugis underground na nagtuturo ng mga directions kung tayo'y magpatuloy ba sa vertical tunnel or tayo'y mag-slant na or tayo'y mag-drift left to right. Ganyan ang kombinasyon ng Imperial Treasure Site underground. Kaya mas mahirap pa yan sa vault, kasi ang vault pwede nating buksan yan using acetylene. Pero itong treasure bunker ng Emperor ay napakahirap. Ginawa nila yan na talagang slanting na nagaganyan kasi merong yan mga booby trap dito sa ibabaw. Kung yan ay ma-detect ng deep seeking metal detector dito sa ibabaw, kung ma-detect ito na portion na meron, at kung hukayin mo yan, merong mga booby trap yan sa ibabaw. Kaya ang sikretong passage niyan ay nasa left or right lamang niya ng marker dito sa ibabaw. Merong marker yan sa itaas ng bunker na bato. At ang tinuturo niyan ay yung entrance to tunnel. Ito yung entrance to tunnel. It's either left or right. At yan ay naka-slanting.
Papunta pa rin yan dito sa baba ng marker. Tama tayo. Ang marker sa gitna niya or sentro na bato ito, kung yan ang may letter Y, dyan sa drawing nyo, katiats, miglat sa picture nyo, di ba may merong letter Y dyan. Pwedeng ang Y ay nagturo dito na entrance or baliktad siya, sa kabila siya nagturo. Pwede din siyang hukain pababa, direkta. Ang problema nga lang, merong mga booby trap. Kaya very clever ang paggawa ng hapon ng kanilang treasure bunker, which is nandito sa baba mismo ng bato na merong markang Y. Kaya yan ang ating tingnan, mga katiyat, sa dito sa itong picture na ito. Ito yung letter Y niya. At kung napansin nyo, guys, okay, ayan, tingnan natin. Napansin nyo, mayroong kahawig ito doon sa pinapakita ko kanina na picture. Ito yan. Mayroong pagkakahawig sila. Mayroon siyang mga nakasulat na portion dito na kung ano-anong nakasulat dyan. Okay, mga lines. At mayroong mahabang linya. Yung mahabang linya na yan, yan ay nagbigay yan ng direksyon. It's either left or right ang direksyon. Meron pang parang square sign dyan. Nagaganyan. Dalawa at dito naman ay nagaganyan. Kaya ito'y mayroong pagkakahawig talaga. I guess this is Imperial Treasure Site. At kung Imperial Treasure Site, eh mayroong giveaway yan. Merong maliit na giveaway yan sa malapit yan sa bato, 7 to 15 meters away. Pero itong letter Y na ito, kung napansin nyo, guys, ay yung kanyang mga guhit ay naka-curve. Tingnan natin, naka-curve yan lahat, nagaganyan. Kahit na itong kanyang Y, nagaganyan din. At dito, ito nagaganyan din. Ibig sabihin, ang direksyon na puntahan natin ay papunta rito. That is 70% na going to west. Pero meron kasing tinatawag na mirror image ang hapon. Tayo'y kanilang i-detour or papuntahin doon sa kabila, ngunit ang totoo ay nandito lang sa kabila, sa opposite side. Okay, mamaya tatalakayin natin kung anong distansya niyan. Tingnan muna natin ang ibang picture. Okay, ito ang malaking letter V. Ang letter V na malaki, that means open tunnel in the distance of 5 meters. Nagaganyan yan kasi lupa. Ito ay lupa and then nakahukay siya. And then open tunnel. Or this can be yung sinasabi ko kanina na naka-slant. Nadadaanan at sa gitna niyan ang tinatawag natin na bunker. Kaya pwedeng dalawang entrance, exit at entrance, at sa gitna nito ang treasure bunker, at ito yung lupa sa ibabaw. At yung letter Y ay pwedeng dito sa ibabaw yan. Kaya lang hindi mo pwedeng hukayin yan direkta pababa kasi merong mga booby trap. Ngayon, katiyats, kung ito yung mga katiyats, kung ito yung tinuturo ng letter Y, kung yung Y ay nagaganyan yung Y sa kanya at merong mahabang line sa ibabaw yun, di ba? Pag yan ay nakasintro dito na B, itong malaki na B, meaning ang V na ito ang susi sa lahat. Okay, ang V na ito ang nagtuturo. At ang paghanap ng item sa V tunnel ay 5 meters away. Okay, punta lang tayo sa kanyang harapan. 5 meters, 1, 2, 3, 4, 5. At dito tayo maghukay. Ngayon, kung naka-slant na tunnel yan, yan ang mahirap. Pero sa 2 meters deep, dito sa 2 meters deep, bago yan mag-slant, meron pang 2 meters yan. At makikita natin sa 2 meters ang mga marker. Kung meron yan mga bato na matulis, yung tulis niya ang nagtuturo na dito ka na naman mag-slant, ganyan. Okay, ganyan, guys. So be careful, kailangan mapagmatsyag tayo sa mga
bato na makukuha natin sa underground sa pagkukaya natin 2 meters deep, ay magbigay na sila ng mga sinyales or mga treasure marker na mga bato na mayroong hugis. Okay? At pangalawang paghanap nito, guys, kasi very tricky ang hapon, ay pumunta tayo doon sa likod. Sa likod niyan mismo, ganun din, 5 meters away, pwede kayong mag-test dig dito ng 2 meters deep. Sa 2 meters deep, marami na kayong makikitang mga treasure markers. Ito yung isa na namang strange marking. Meron naman yung letter Y na kaganyan. And then, meron siyang arrow sa gitna. So in translation, pwedeng nagsabi siya na ang tunnel na Y-shape ay nandoon sa unahan. Nandito nga, pinupoint niya yung letter Y na bato na may marka na Y, which means ang bato na ito ang final pointer to the digging site. At kung ang bato na ito, which is ito yan, kung ang bato na ito ay nag-point doon sa bato na merong marka na malaking V, kahit dito sa kaliwa or sa kanan niya, kung nandito yung bato na may V na malaki, ibig sabihin ito talaga ang susi kung saan tayo maghukay. Dalawa ang posibleng entrance to the tunnel, parehong 5 meters away sa kanyang harapan or sa kanyang likod. Ganon din dito, kung nandito siya sa kanan, ganon din ang gawin, 5 meters in front, 5 meters sa likod. Alright, mga katiyots, napagagandang treasure marker yan. Yan ay Imperial Treasure Site, and I guess ay ito'y nasa Mindanao. Kasi karamihan nakikita ay nandun sa Luzon, at lahat yan ay magkapari-pariho, may pagkakahawig yan. Ayan, palaging merong letter-wise huli sa end part ng mga modified kanji ay nandiyan palagi ang Y, which is a symbol for Japanese Imperial Tunnel na nagtatago ng tinatawag natin na concrete vault or itong treasure bunker. At ako'y magpaalam ng mga katigas, may the fortune, the health, the wealth, the happiness and the love be with you all. Ciao for now.